Matapos ang naganap na technical working group upang alamin at busisiin ang 36 bills para sa mga barangay health workers, napag-alaman na magkakaiba-iba ang mga bills na ito sa bersyon ng Barangay Health Wellness or BHW Party List. Ayon kay Honorable Angelica Natasha Co, ng nasabing party list, inaalam umano nila ang isyu at pagkakaiba-iba ng mga bill upang maitugma na rin sa bersyon nila. We have consolidated the bills that were filed, and there were issues na there were differences, no? So some of the bills are not same with mine, but kanina there were already topics na napagkasunduan na, so siguro a little bit more tweaking na lang, a little bit more siguro one last TWG, and then we're ready for second reading of the bill for the BHWs, giving them benefits and incentives and honoraria as well. Dagdag pa ni Ko na isa pa sa napag-usapan nila kung gagawin bang regular employee ang mga barangay health workers o volunteers lamang. Mungkay ng ilan, nahatiin ito sa regular employee at volunteers. Subalit ayon sa naging pahayag ni Ko, mapupolitika umano ang pagpili sa mga magiging regular employees. Sa kabila nito, napagdesisyonan ng TWG na lahat na lamang ay magiging volunteers upang pantay-pantay sa lahat ng mga BHWs. One of the example na differences, no, is the status, whether they will be volunteers or sila ba ay magiging regular employees. Everybody, lahat naman nag-agree na we have to give them the volunteer status because number one, yan naman din ang gusto talaga ng BHWs. Number two, because if we employ them, marami ang matatanggal, and we don't want that. Kasi number one, kulang talaga ang BHWs natin. So kung magtatanggal pa tayo dahil hindi natin kaya mag-employ ng lahat ng BHWs, mas lalong magkakaproblema. There were also others na who mentioned kung paano kung kalahati. Kalahati volunteers, kalahati regular employees. Mahihirapan din tayo because siguro within themselves magkakapolitika si who will get assigned to be a regular employee, sino yung mga ma-assign as volunteer. So hindi rin pwede na ganun. So everybody agreed na we will still make it as a volunteer status so that everybody gets the same thing. Samantala, kung maisusulong ito, makakatanggap ng mga benepisyo ang mga barangay health workers gaya ng health benefits, hazard allowance, transportation at meal allowance. Everybody agreed naman din kanina for with the health benefits, of course, PhilHealth, with the universal healthcare, talaga automatic magkakaroon talaga dapat sila. And then of course, may mga hazard allowance. Yan kasi bilang frontliner sila ng sa health. Sila ang umiikot talaga barabarangay, no? So, sila ang pinaka, kumbaga, unang nakakasagap ng sakit. Very prone to the health issues because sila ang frontliner. So, with hazard allowance, kung sila ay magkasakit, meron ng mapapagkuhanan sila na pambili ng gamot, pang check-up, etc. And then, of course, meron din tayong mga transportation allowance because, as I've mentioned, umiikot talaga sila bahay-bahay, no? So, kung umiikot sila, some of them malalayo ang per household. Ilang kilometro ang nilalakad kasi ilang bahay yan. So, we also want na hindi rin sila sobrang pagod kasi some of them medyo may edad na rin, no? And of course, ayaw naman natin na minsan kasi nasasagasaan pa sila. So, transportation allowance and then of course, meal allowance pag on duty. Mula sa Kongreso, Eden Florarita, BHTV News, Philippines.